Kamusta mga idol? Welcome back sa aking channel. Ano na nga ba ang mga latest na kaganapan sa PBA? Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo sa mga patuloy na sumusuporta. Dahil nga sa patuloy na pagtaas na naman ang cases ng COVID sa bansa, ay minabuti na munang ipostpone ni Commissioner Willie Marcial ang mga laro para na rin sa safety ng mga manlalaro at ng kanilang pamilya. Unahin na natin ang usapin sa napabalitang pagkakaroon daw ng coaching job offer ng kasalukuyang Magnolia tactician na si Coach Chito Victulero sa Japan B-League. Ayon sa spin.ph, ay nakatanggap nga ng tawag mula sa Japan B-League si Coach. Hindi na nga bago sa ating mga fans ang ginagawa ng nasabing liga sa pagkuha ng mga magagaling na atletang Pinoy. Ay hindi katakataka na pati ang mga magagaling na coach ng PBA ay mabigyan ng nakakatakam na offer. Kung sa PBA ay nakakatanggap ng around 300,000 kada buwan si Coach Chito, ay sa Japan daw maaaring pumalo ito ng 10 hanggang 15,000 dolyar o higit sa kalahating milyong piso. Nakakalula nga ang offer na ito, pero ayon kay Coach ay nakafocus siya ngayon sa hotshots na maganda ang ipinapakita at nilalaro. Kaya nga marahil nakuha nito ang atensyon ng mga team sa Japan dahil sa galing nito. Kaya naman, malabo ang kanyang paglipat sa ibang liga dahil iba pa rin ang ibinibigay na stability ng PBA pagdating sa karir ng mga coach. Isa rin sa tinututukan ngayon ni Commissioner Willie Marcial ang issue patungkol sa UFA o yung mga unrestricted free agents. Nitong nakaraang linggo nga ay nakuha ng Ginebra ang serbisyo ng dating Meralco guard na si Nards Pinto, kung saan binigyan ito ng 3-year contract kumpara sa offer ng Bolts na 2-year lamang. At si Brondial na nakuha naman ng SMB mula sa Alaska. Marami nga ako na nabasa ng mga komento sa mga social media sites na ang ganitong bagong rules ay pumapabor sa mga bigating kumpanya sa liga, particular na ang SMC at MVP teams. At isa nga sa senaryo na nakikita ng marami ay mas mapapadali ang paglipat ng mga manlalaro sa gusto nilang koponan kumpara noon na pag gusto magpa-trade ay kailangan ng kapalit o kumpara yung sister team ay kailangan pa ng conduit para maisagawa ang isang trade. Pero sa kaso nga ni Pinto, bukod sa mas mataas ang offer sa kanya, ay isa din siya sa mga nagnanais na maglaro para sa barangay. Kaso, ang tanong na marami ay, paano siya mabibigyan ng playing time ni Coach Tim Cone sa dami ng guards ng Ginebra at sa oras na healthy na ulit si Pringle? Well, magaling naman na guard si Pinto bukod sa maaasahan ito sa depensa at maaaring nakikita ni Coach Tim na ito ang hahalili kay Tenorio sa patapos nitong karir. Isa din sa tinitignan ni Commissioner Marcial ay ang tampering issue o yung pakikipag-transact o pakikipag-usap ng mismong player o agent sa ibang team upang maghanap ng bagong offer habang ito ay may live contract pa sa kanyang mother team o ang mismong interesadong team ang kakausap sa isang player upang kunin ang serbisyo nito. At kapag napatunayan na may ganitong paglabag, maaari itong magmulta ng nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Wala pa namang napapatunayan o nahuli na gumawa ng nasabing paglabag. Pero isa nga din sa natatandaan ko noon is yung issue kay Paul Lee na habang naglalaro pa siya noon sa Gilas, Pilipinas at sakto matatapos na rin ang kontrata niya sa Rain or Shine, ay umugong ang balita na inoferan siya ng SMC. At tinapatan pa nga nito ng max deal ng Ilasto Painters para lamang mag-stay ito. Yun nga lang, hindi din napigilan ng paglipat ni Paul sa Magnolia kapalit nga ni James Shapp. Kaya naman, marami nga ang kontra sa usapin ng UFA dahil na rin sa nakikita nila na mas papabor na naman ito sa mga bigating team at mas lalakas palalo ang mga super team dahil mas dalawak ang option ng mga ito na makuha ang serbisyo ng mga dekalidad na manlalaro nang walang binibitawang kapalit na kapareho ng value nito. Ano ang masasabi niyo mga idol? Feel free to comment down below para malaman ko ang inyong mga opinion. At subscribe na rin kayo para sa mga kaganapan sa mundo ng sports na gaya nito. Maraming salamat at hanggang sa susunod na video. Stay safe mga idol!